ka na. Tama't ba te? Bayan ko. Silipin mo ang bayan ko. Aramon, mga developmental updates sa probinsya sa Masbate. Kaubod ang pakikistorya ng interview didi sa nila programa na magabaabot sa mga breda at updates sa mga programa sa lokal na gobyerno sa probinsya sa Masbate. Ini ang programang Provincial Updates. Provincial Updates, alas 12:00 hasta la 1:00 hapon didi sa Bigwas Internet TV. Provincial Updates, para sa mga Masbatenyo. Masbatenyo ako, Masbate, Pananga ako. Provincial Updates, ang provincial broadcast sa probinsya sa Masbate. Diyos may naudubo sa aton adanan mga kaigmanghudan para sa ulo sa aton Provincial Updates Pareta. Bureau of Fire Protection Masbate humakot sin Regional Awards. Pumuluyo sa barangay Hamuramon nagapanawagan na matakudan man sinda sin kuryente. Malaylain aktibidades aktibo na ginapartisiparaan sa PFP. PhilHealth Masbate padayon ang abukasiya na sa pagpamiyembro sa PhilHealth. Para sa detalye sa mga bareta, pagkatapos lamang sa ni na pahinumdum. Sa detalye sa naton mga bareta, humakot sin awards ang Bureau of Fire Masbate durante sa ginhiwat na 32nd Bureau of Fire Protection Anniversary na may temang Modernong Bombero Kaakibat Tungo sa Ligtas at Maunlad na Pamayanan ang aktibidad ginhiwat sa Agosto 8, 2023 sa New Blossoms Hotel sa Event Place Doña Maria Subdivision Tagas, Daraga Albay. Sa idarom sa Local Government Unit category, nagbaton sin award sa Bureau of Fire Protection sa Ciudad sin Masbate, ang Bureau of Fire Protection sa munisipyo sa Naroroy, Baleno, kag Milagro sa probinsya sin Masbate. Sa idarom sa private companies, nagbaton man sin award ang Filminera Masbate Gold Project sa pamumuno sa resident manager na si Mr. Jeronimo C. Badulis Jr. Ang mga awardees nagbaton sin plaque of appreciation hali sa Bureau of Fire Protection Regional Office 5 bilang pagrekognizar kag-apresyar sa inda suporta kag-aktibo na trabaho sa BFP. Ang munisipyo San Milagros ang gindeklarar na Best Fire Station Regional Level durante sa 32nd Bureau of Fire Anniversary.
Mientras tanto, sa ninabulan sa Agosto, Mandaylana aktibidades ang aktibo na ginpartisiparan sa Bureau of Fire Protection sa intero probinsya sa Masbate. Usad na didi ang partisipasyon sa BFP sa Servisyo Caravan may labot sa Retool Community Support Program o RCSP sa malaylay na munisipyo sa Masbate. Ini na RCSP ang padayo na ginakonduktar sa Department of Interior and Local Government sa mga lugar lalo na doon mga hirayo kag malisod makakabto ang pumuluyo sa sentro para sa serbisyo sa manibaiba na ahensya sa gobyerno maging ang pribado na sektor. Sa lado sa BFP, inda ginadara ang serbisyo sa katauhan at banungod sa advokasya kung papano malikayan ang sunog kag kung papano magresponde sa panahon ay guwasin sunog. Padayo na ginapadumdum sa Bureau of Fire Protection na dili lamang sa bulan sa Marso kundi in ginadeklarar na Fire Prevention Month ang tao dapat maging muklat kag maglikay sa sitwasyon sa sunog kundi sa tanan na oras. Mabalik ang Provincial Updates Barreta pagkatapos ni na pahinumdum. Arbon, mga developmental updates sa probinsya sa Masbate. Kaubon ang pag-iistorya ng interview didi sa nina programa na magabaabot sa mga bereta at updates sa mga programa sa lokal na gobyerno sa probinsya sa Masbate. Ini ang programang Provincial Updates. Provincial Updates, alas 12:00 hasta la 1 hapon didi sa Bigwas Internet TV. Provincial Updates para sa mga Masbatenyo. Masbatenyo ako, Masbate, Palangga ako. Provincial Updates, ang provincial broadcast sa probinsya sa Masbate. Sa pag-aapadayon sa Provincial Updates Barreta, nagapanawagan ang pumuluyo sa Barangay Hamuraon sa munisipyo sa Milagros na unta daw magkaigumansinda sing kuryente sa Masbate Electric Cooperative Incorporated or MASELCO. San yan ang solar system ang nagaserbisyo sa Barangay Hamuraon. Sa dugay na panahon, wara sinda naka-eksperyensya sing kuryente na mahimo man daw untani na makagamit sinda sin appliances kapareho sa refrigerator, electric fans, air conditioners, kag iba pa. Sa mga nag-agi na panahon, amo na daw ini ang mga naging pangako sa mga nagkandidato kag nakapwesto niyan na magatalinguha ang barangay officials na makapasilitar na magkaigwasing kuryente pero hasa sugad, wara man ini nangyayari. Sigun pa sa interview sa Provincial Updates News Team, naiinggit o naaawa daw sinda sa iba na liblib na barangay o kapareho ninda na liblib na barangay na iguman sing kuryente kapareho sang kataki ng mga barangay sa Kagay, Sinalungan, kag maging sa Mabuhay kag iba pa na barangay. Saan yan ginahamon sa pumuluyo sa Hamuraon, lalo na sa mga grupo sa negosyante an mga nag-aaspirar maging barangay chairman kag mga kagawad man na lugod. Mahimuan simpaagi na madara ini na inda agrangay sa nanunungdan bilang mga magiging leaders sa barangay.
Mientras tanto, ang PhilHealth Masbate padayon na nagapanawagan sa mga pumuluyo na maging miyembro sa PhilHealth para sa inda kasiguruhan na makabulig. Ini ang ginsabi ni Nita V. Escariaga sa PhilHealth Masbate saan siya na imbitera na maging guest interviewee sa programang Provincial Updates bilang representante sa nina chief sa PhilHealth na si Norlinda Castillo. Sa interview kan Mrs. Escariaga, ginhayag niya ang mga exempted magbayad sa premium sa PhilHealth kapareho sa mga unemployed o warang trabaho, illegitimate children legally adopted. Saan yan gina-advokasya sa PhilHealth ang universal healthcare para maka-avail o makapinipisyo ang tanan na kwalipikado. Depende man sa sakit sa pasyente, ang magiging corresponding amount na pwede ma-avail sa miyembro o dependent si Gunpakan Escariaga. May mga pagkakataon na nababaliwara o denied ang PhilHealth claims sa miyembro o dependent kung igwasin na mga pagkukulang o problema sa dokumento kag proseso. Mientras tanto, ginaingkahirman sa PhilHealth ang tanan na mga nasa gobyerno kag pribado na mga empleyado na maging contributor sa PhilHealth. Sa mga inactive o dugay na dili nakabayad sa premiums, ginsabi ni Escariaga na pwede pa bumalik at padayunon ang pag-contribute sa premiums. Nagapanawagan man ang PhilHealth sa mga employers na himuon na regular ang remittances sa inda mga empleyado. Ginsabi ni Escariaga ng PhilHealth ID, usad na valid ID na pwede gamiton sa mga government kag bank transactions. Sa gyapon ng ulo sa Provincial Updates Pareta Bureau of Fire Protection Masbate, humakot sa Regional Awards. Pumuluyo sa Barangay Hamurao nagapanawagan ng Matakudan Sinda sing Kuryente. Balaylan aktibidades aktibo naging partisiparan sa Bureau of Fire Protection kag PhilHealth Masbate padayon ang advokasya sa pagiging miyembro sa PhilHealth. Brown out. Oh, ramay. Tinamaan ang... Abon ang ulo sa mga bareta, Bureau of Fire Protection Masbate, humakot sa mga regional awards. Pumuluyo sa Barangay Hamurao nagapanawagan sa nanunungdan na matakdan man unta lugod kuno sinda sin Kuryente. Manlaylain aktibidades, ginaaktibo na ginpartisiparan sa Bureau of Fire Protection. PhilHealth Masbate padayon sa ninda abokasya sa pagiging miyembro o dependent sa PhilHealth. Amo bito anadon Provincial Updates Pareta hasdabwas alas 12 pa alas 12:15 didi sa Bigwas Internet TV. Mabalik po ang Provincial Updates para sa adon interview sa adon bisita niya ng tabiyanan po anadon Assistant SP Secretary mga mangudan si Salvacion Merioles Tumblod. Pagkatapos lamang sa ni na pahinumdom.
Bueno mga gagmang hudan, kapareho po sa nagkong ipromesa kada programa naton sa Provincial Updates. Igo po kita sin bisita para aton maaraman, no? Kag ma-edukar man kita, ma-impormaran, sabi nga ni magigwang kamalayan o awareness sa mga bagay-bagay, depende sa kunano po ang aton topic kung sino naton guest interviewin. Yan po nadlaw sa Lunes, August 14, 2023, ang aton po bisita. Assistant Secretary sa opisina sa Sanggunian Panlalawigan, mga kaigmanghudan, oran iba. I'd like to give you salvation, Berioles Tumlod. Good morning. Good noon ba, Basyon? No, Basyon, kaglong lang tawagan namon magka-batch kami sini, magka-klase, elementary. So, good morning, Basyon. Good noon ba? Good noon. Thank you so much for accepting the invitation despite the very short notice. Girl Scout. Girl is cut. Always ready. Kalimitado niya magsabatado pero niyang kitaon niyo kay nabilan po ini siya. Anyway, shout out kita sa ato mga kabats ba siyon? Batch 78, wherever you are. 78. No? Batch out sa iyo. Shout out sa iyo na tanan. Shout out sa mga batch 78 sa NCHS. Empleyado sa Sanggunian Panlalawigan Office. Yan, sa Gamarate, Sindanyan. Oh, hello. Okay, director na kita, Basyon, since ikaw ay ada sa Sanggunian Panlalawigan, ramgo na every time na may session, may hearing, permi ka gayon busy. Aramong tagani niya ninyo, saan ko ihuhungay ni sa inyan, nano an regular session ka, may ginatawag pa na hearing, public hearing, etc. So, Basyon, ano gan ang pinaka-function sa Sanggunian Panlalawigan? Paghimon lagi. The policy-making body of the province sa Sanggunian Bayan, auman sa munisipyo, kag sa city, amo ang Sanggunian Bayan, kag Sanggunian Panlungsod, sinda ang policy-making body. Pinaka-role ninda, yung maghimo sinlayi para sa munisipyo, sa syudad, kag para sa probinsya. Okay, klarado mga kaigmanghuda, no? Legislative body para himok sin mga lokal. Lokal. Ano, na mga yeah. Lay. Okay, sabi ko nga ni kanina, igwa ko sinababati kay apikila kami sa opisina ni Dabasyon sa Sanggunian Panlalawigan. Nababati ko na, uy, may session. Minsan nababati ko, may hearing. What is the difference between a regular session tapos may hearing na ginasabi? Regular session sa internal rules and procedures ninda, kada Lunes magatratar sinda, igwa kami agenda, kag magatratar sinda sin pang iba-iba na resolution, maga-review sa different resolutions sa different municipalities, kag amuman an ordinansa, maga-review an Sanggunian Panlalawigan. Amoy na usually ang nangyayari sa session. Pag nagasabi sin hearing, parte na, procedural ina, kung mapasar ka sin layi, antes ka mapasar sin layi, dapat iguanay sin public hearing. Iguanay committee hearing. Antes siya maging layi kay para maaraman ta ang tanan na komentar o nanuman na sasabihon sa iba-iba na sektor. Okay, nabati naton ka mismo ka na Basyon, ordinansa kag mga resolution. Nano naman Basyon ang pagkakaiba sa ordinances and resolutions? An ordinansa, local law. Dili na siya magabag-o hasta na dili maabyendaran. Okay. And resolution is the public sentiment, sentimento o opinion sa member sa Sanggunian. Na ina, mag-value ina, halimbawa, niya, igwa kasin set sa mga board members. Eventually, pag may sumunod na ng mga board members, na masunod na tulukatuig, ora na ito, ma-create man sindasin, another resolution. Ah, okay. So that the public may know, our televiewers and radio listeners would be able to know, can you give us a sample of an ordinance, a resolution? Para okay. Ay, irugarisin an ordinance. An ordinance sa, right? Sa pinakanusan ginihimo sa probinsya,
and Revenue Code San Province. Okay. And sets ang mga fees na dapat pagabayadan didi sa probinsya San Masbate within the ambit of the local government code. Andres, na ito nga na masunod. An example, example, halimbawa, commendation. Ginakomend mo ang performance sa sinabi mo nga ni kanina, pwede na magkaigos in resolution. At sa Bureau of Fires, ginakomend sinda san inda mga nahimo. That's a sample of resolution. Pwede man, what about, in an halimbawa, public safety regulation? Is that an ordinance, a resolution ordinance, public safety regulation? Depende sa bug-at. Depende sa bug-at san. Kung sasabihon, depende sa gravity. Sa gravity san resolution. Pero kung public safety ang i-require, opinion ko, it should be an ordinance. Okay. Sa akon mang pagkitabagan, it's an ordinance. So, pag resolution, abitong sabi mo? Opinion. Sentimento. Mm-hmm. So, sabi ni Basong kanina, na an ordinance could be a local law. Yes. No? Sa na local na lagi. Now, nahunga ko na. Tama kanina ito na public hearing, hearing kagsan session. Taba ba na an ordinance, it should require, ano ba dapat i-require in order to conduct a public hearing? Halimbawa, sa an ordinance, okay, kailangan may hearing. Oo. So, ano mga requirement para Ang proseso, that's the procedural requirement. Number one, may ma-file na usan na board member. Then, pag-file sa nat niya, may committee na ma. I-refer siya sa committee, whether panlailain na committee na ada sa sanggunian, panlalawigan. And then, the committee, pag-adalan sa committee, kung ina, so first reading ngayon. Pag-adalan sa committee, kag after na adalan ninda, ipipresentar ninda sa plenary o sa kadamuan na board members. Kung dili sinda magka, may mga dapat paayuson sa na-ordinance, sa mapatawag sinda, ibutan ninda sa second hearing o kaya ay second reading o kaya magpatawag sin public hearing. So, nasa board members, nasa miyembro sa board members, kung anhunin din ordinansa. No, igwasin na si internal rules and procedures. An usad na ordinansa, pwede ina na di mag-undergo sim public hearing, pwede ina na di mag-undergo sim first reading. Kung nakakita ang magnitude, kagsan kaimportansyahan sa na ordinansa, igwasan na sin Supreme Court decision. O sa depresyon, paka-present sa ordinansa, kag nakikita ninda kung sing ano ka-importante na, present ninda for approval dayon. Okay, so that's a requirement. Baran, ano nga po sa imo kanina ang tani na mo dito na papan o magkaigong public hearing sa usad na ordinansa, pero baga nasabot mo na, na dapat ikaw nga na pan o magiging usad din na ordinansa. That's the process. Ordinansa, first reading, second reading, third reading, public hearing. Kung ano usad na ordinansa, igos yung penalty clause. Requirement na makapablis niya sa newspaper of general circulation didi sa Masbate. When, Basyon, until when shall these ordinances be valid? Hasta na dili siya ginamindaran. Mm-hmm. Kaya gawa kami mga ordinansa. Halimbawa, okay. Para saan? Paggamit sa compressor. Ang paggamit sa compressor, that ordinance was enacted around 20 years ago. And still is valid until now. Wara pa maamindaran ang paggamit sa compressor sa pagpangisda. So, valid pa. Bawal ina eh. So, ina niya na ordinance sa hasta niyan, valid pa siya. Damo sin mga nag-ayo sa amon sa PNP kay maging basis nila. Pira kabilog ba siya na naton involved to involve sa session, kada session, regular session? Ang tanan na board members? So far,
there are 13 board members and one presiding officer, which is the vice governor. It can be declared that there is a quorum, though wara an iba pero pa present. Eight members. What if pwede ba sa session ni Disaton Provincia San Masbate sa sagot ng palalubigan na say, if I am the board member, I could not be able to attend physically, but virtually, I could be available. Pwede ba yun? Oo. Ginhimoy na namon lalo na sa may COVID na even Congress, even House of Representatives did that. Kasi para ma-avoid and contamination ng yung sinabi. And even until now, siguro pwede ko pa, pwede pa, oo. Kasi it was agreed between and among the board members na okay, mag-session kita, pwede natin i-consider and through Zoom. Okay. Aram ko ba siya na sa aton na pagtatapos sa aton interview? Tama na ba? Okay. Sa aton interview, aram ko na igwakasin mga panawagan sa aton mga board members. Aram niyo po mga kaig manghudan, inisibasyon, actually guest ko siya, pero one of these days, igwa siya din si Dusad Mana programa sa Sanggunian Panlalawigan. So, test broadcast namin ini actually. Yeah, test May kasi, panawagan din siya sa mga board members. It's your time. Ini ako nini ano. Reminder. Reminder. Wala ko pa masasabihi sa ang mga board members. Pero eventually, kung sino man namati na board members, maingkod ka mo didi. Matahumina. Kagpagahungaong. Kamu. Matahumina na mo plano. Yes. So, no? Kung ano ka mo na committee, ano mga napasar niyo na ordinansa, mga yugsi na. So, dili, maulit mong kamang sa akong. Dili kamang kalibre. Tanang. Oh, mga ano sila, public servants. Yes. No? Actually, this is one of our aim or objectives in the provincial updates. Kaya ganigin, provincial updates. Para ma-update sa tao, lalo-lalo na sa iyo opisina, yeah, no, mga board members. Damo po nahihimuan ang mga ordinance sa ang mga sanggunian panlalawigan. That the people should know. Yes. No? Kaya, amin yan sa nakatiyan natin, kaigo kita si Provincial Broadcast. Sabi ko gani, damo po ini, no? Damo po ini na programa, man iba-iba na klase sin programa. Bueno, Basyon, basi ko kapasin message para sa aton televiewers, sa batch, etc. Sa ginsabi gad sa akon, san akon mga kaopisina, na usad-usad yung ganasin. Ngaranan ba yun, sinda na. Okay, sino ba? May bayad din eh. May bayad. Judy Ann. Wow. Hi. Jonah. Hi. Malin. Hi. Okay. Chai. Hi. Mila. Si Mila, si Michelle. Mila. Si Brenda. Mila, si Michelle. Si Senior Moment. Senior Moment. Eileen. Froilan. Amy. Si Marshall. Pero may limutan ba gano'n rin na? Oh, ada, ginsabi ko na sa iyo ha. Oh. Kita niyo sa iyo YouTube. Okay. Thank sa mga so, kabatsman, yan. Mag ano man kamo once in a while, i-open niyo. Si Miriam, nagkakita yun. Pero may kami nothing, no politics here. Yeah. Just what's happening in the province. Mm-hmm. So, para maaraman sa tanan. Yan. I'd like also to take this opportunity to extend, no, from Bat 78 our condolences to the family of Miriam, no, yeah, and kanyang sister. Condolences Miriam and to the family. Anyway, maraming salamat, damo po na salamat sa aton guest niyan, si Salvacion Miriolis Tumlod, an assistant SP secretary officer in charge. Thank you so much, Bason. Thank you. All the time. Mabalik po ang provincial updates pagkatapos ni Napahinumdo.
na. Tamat ba si bayan ko? Silipin mo ang bayan ko. Bueno mga kagmanghudan, sa gyan po nagabalik po ang provincial updates. I'd like to congratulate once again Masbate Province, one of the provinces na nagbaton po, nakapasar sa assessment on good housekeeping. Tulula po na probinsya sa Region 5, Camarines Sur, Sursogon, at Masbate Province. Kagduha lang na munisipyo, which is Aroroy, Masbate, and Magallanes, Sorsogon. Congratulations, keep up the good work. I know na ang provincial government headed by Governor Antonio Tico, padayo na, na ginaayos, nagatalinguan na ang tanan maging maayos para po o sangaran po sa serbisyo. Buwas ang tabianan po, sige po ng programang Provincial Update. Samantala sa aton na Bible verse for today, kinuha po sa Kawikaan chapter 27 verse 1 to 2, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Hayaan mong iba ang iyong sayo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Sa ngaran po sa provincial government headed by Governor Antonio Tico, ini po ang iyo Provincial Information Officer Long Logroño. Nagapasalamat sa inyo pagantabay, nagabilin sin mayo na hapon. Kag Diyos mabalos, God bless us all. Arbon, mga developmental updates sa probinsya sa Masbate. Kaubod ang pakikistorya ng interview didi sa nina programa na magabaabot sa mga bereta ng update sa mga programa sa lokal na gobyerno sa probinsya sa Masbate. Ini ang programa Provincial Updates. Provincial Updates, alas 12 ano po hasta la unang hapon didi sa Big Was Internet TV. Provincial Updates, para sa mga Masbatenyo. Masbatenyo ako, Masbate, Batanga ako. Provincial Updates at Provincial Broadcast sa probinsya sa Masbate.